Magandang araw po sa iyo, Kuya Eric. Mayroon po akong ikikwento tungkol sa kalamansi at ang aswang. Sana po ay magustuhan ninyo ito. Amelia, iyon na lamang po ang itawag niyo sa akin. Ang ibabahagi kong ito ay karanasan ng aking ina at ng aking lolo primo. Silang dalawa lamang ang magkasamang namumuhay noon dahil sa pagkamatay ng aking lola dahil sa sakit sa puso. Nangyari daw ang lahat ng isang beses nang bumili si mama ng isda sa isang ginang na nagtitinda at napadaan sa kanilang lugar. Mahilig sa ulam na isda ang aking ina noong dalaga pa siya. Iba't ibang uri ng putahe ang kanyang niluluto rito. Wala namang reklamo ang aking lolo primo dahil hindi rin naman pwede sa kanya ang karne. Kaya kung ano ang inihain ni mama ay siya namang kinakain ni lolo primo. Ayon kay mama, siya raw ang namamalingke sa araw-araw upang mamili ng mga lulutuin niya. Minsan naman ay kung may naglalako ng mga gulay o isda ay hindi na ito nagdadalawang isip para bumili, lalo na kung may gagawin pa ito pagkatapos magluto. Malimit naman siyang pinagsasabihan ni Lolo Primo na kilatisin niyang mabuti ang binibiling isda. Hindi man ito alam kung bakit, dahil sa isip-isip niya at nakakasiguro siya na preska naman ang mga isdang binibili niya sa palengke sa kanilang lugar. At kung tatanungin naman niya si Lolo Primo, ay tanging pag-iling lang ang tinutugon ito sa kanya. Maraming beses na rin daw na nakabili ng isda si mama sa mga taong naglalako sa kanilang lugar. Kapag ganon ay pinagmamasda ni Lolo Primo si mama habang namimili ng isdang binibili niya. Basta't ang madalas sabihin ni Lolo Primo ay kilatising mabuti ang isda para hindi masayang ang kanyang pera at walang mangyaring masama sa kanilang dalawa. Ang pumapasok sa isip ni mama noon na maaring dahilan ni Lolo Primo sa tuwing sasabihin iyon ay kung baka mahatsimpuhan ito na makabili ng hindi priskang isda. Kaya baka masayang ang pera nito kung medyo nabubulok na ang kanilang mapipili at magiging dahilan pa ng pagkasakit nito. Wala siyang kalam-alam na iba pala ang nais ipahiwatig ni Lolo Primo sa kanya sa tuwing pinapaalala niya ang malimit niyang sinasabi sa anak. Isang beses, abala noon si mama sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Hindi na nito namalayan ang oras kung kaya't dali-dali itong nagbihis dahil mamamalingki pa at bibili ng lulutuin nilang ulam. Palabas na ng kanilang bahay si mama nang may nakita siyang ginang na naglalako ng isda. Pinagmasda ni mama ang ginang, ngunit hindi ito pamilyar sa kanya. Subalit dahil kulang na ang oras at marami pa siyang gagawin, ay hindi na siya nagdalawang isip. Tinawag niya ito at bumili siya ng isda. Tinanong nito kung magkano ang kilo ng isda at dali-dali siyang bumili sa ginang. Hindi na nito kinilatis ang isda dahil nga sa pagmamadali. Mabuti na lamang at hindi nagbabantay si Lolo Primo sa kanyang tabi nang bumili siya. Sabi pa ni mama sa akin, nakapagbayad na siya at paalis na ang ginang nang makalabas si Lolo sa kanilang bahay. Hindi na siya natuloy sa kanyang pamamalingke dahil sa nakabili na ito nang uulamin sa araw na iyon. Sinalubong ng tanong ni Lolo Primo si mama kung sigurado ba siya sa nabili nitong isda sa ginang na pinagbilhan niya. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng pagdadalawang isip si mama sa isasagot niya kay Lolo. Hindi rin kasi siya sigurado dahil nagmamadali siyang kunin ang isda at bayaran ito sa ginang. Hindi na lamang siya sumagot kay Lolo at dumiretso sa loob ng bahay. Isinilid ni mama ang isda sa Tupperware at inilagay sa freezer. At ipinagpatuloy nito ang pagbabalaw ng mga damit na nilalaban niya.
Pinuntahan siya ni Lolo sa likod ng kanilang bahay, kung saan siya naglalaba. Kunin mo sa freezer ang nabili mong isda. Baka mapasama ang ibang nasa loob nito kapag hindi mo kinuha iyon, saad ni Lolo kay Mama. Nakaramdam siya ng pagkainis, Ama, kung kaya't pinagsabihan siya nito. Kayo na lang kaya ang kumuha. Wala namang kayong ginagawa, Tay, kung diskumpiyado kayo sa nabili kong isda sa ginang. Kayo na ang kumilatis doon. Dahil sa sinabing iyon ni Mama, ay umalis agad si Lolo Primo at tinungo ang kanilang kusina. Kinuha nito ang tupperware na pinaglalagyan ni Mama ng isdang nabili. Walang ano-ano ay pumasok si Mama sa kusina. Nakita kasi niya ito na naghahalungkay si Lolo Primo sa sisidlan na mga bawang at sibuyas na tila ba may hinahanap. Nang tanungin ito ni Mama kung ano ang hinahanap nito, ay kaagad itong sumagot, "Kalamansi." Seryosong tugon ni Lolo Primo sa kanya. Kinuha ng aking ina ang isang sisidlan kung saan nakalagay ang mga kalamansi. Dali-daling kinuha ni Lolo Primo ang kutsilyo at hiniwa ang kalamansing ibinigay sa kanya ng aking Mama. Kinuha nito ang isang pirasong isda sa tupperware na pinaglalagyan ng isda at hiniwalay niya iyon at inilagay sa isang pinggan. "Tingnan mong mabuti kung ano ang mangyayari." Wika ni Lolo Primo kay Mama at pinataka ng kalamansi ang tupperware na may lamang isda. Hindi man alam ni Mama noon ang mga susunod na mangyayari, ay sinunod niya ang sinabi ni Lolo Primo na huwag alisin ang tingin sa tupperware. Sinunod ni Mama ang sinabi ni Lolo sa kanya. Matapos ang ilang sandaling paghihintay, ay nagsimulang magbago ang anyo ng isda. Napatakip si Mama ng kanyang bibig at pinipigilan ang pagduwal. Ang inaakalang isda ni Mama ay nagbago ang anyo. Naging putol na kamay ng tao. Kulubot ang mga balat na tila kamay ng isang matanda. Kinuha ni Lolo ang isang piraso ng isda na inilagay niya sa isang pinggan. Ipinakita niya kay Mama. Laking gulat ni Mama sa na-discover niya. Ang isda kasi walang hasang, tulad ng ibang isdang nabibili niya sa palengke na mayroong hasang. Kahit na isipin pa nilang kinuha ang hasang ng isda bago ibenta, ay hindi maaari dahil mayroong patunay na isang bagay na aswang lamang daw ang nakakagawa. Ayon kay Lolo Primo, ang itago ang tunay na anyo ng isang pagkain para hindi malaman ang sikreto nilang pagiging aswang. Naghukay sina Mama sa bakuran ng kanilang bahay at doon inilibing ang inaakala nilang isda ng tunay na anyo pala ay putol na kamay ng tao. Hindi makapaniwala si Mama sa kanyang nakita ng araw na yun. Hindi niya inaakala dahil sa pagiging pabaya niya sa pagbili ng isda ay muntika na silang mabiktima ng aswang, kung hindi lang naging diskumpiyado si Lolo. Sabi pa ni Lolo ay kakaiba ang naging pagtitig ng ginang kay Mama nang pumasok ito sa kanilang bahay, kung kaya't kinutuban si Lolo sa nabiling isda ng aking ina. May mga ganoong pangyayari raw talaga, ayon pa kay Lolo Primo, na kapag ganoon ay inululublob ng mga aswang ang mga parte ng katawan ng tao sa dagat, at kung anumang isda ang nais nila sa parteng iyon ay magiging ganoon ang anyo. Noon lang din napagtanto ni Mama kung bakit malimit siyang pinagsasabihan ng kanyang ama na kilatising mabuti ang isda kung ayaw nilang mapahamak ang kanilang pamilya. Simula na mangyaring iyon kina Mama ay kinikilatis niya ang binibiling isda hanggang sa mawala si Lolo at magkapamilya ng sarili ang aking Mama. Hindi nawala sa isipan niya ang mga paalala sa kanya ni Lolo Primo tungkol sa mga bagay na iyon. Natuto rin si Mama na sa tuwing nagdududa siya sa mga nabibiling karne o isda
ay nilalagyan niya ito ng kalamansi para man malayo ito at ang pamilya niya sa malagim na balak na kumakalat na aswang. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric. Ikubli niyo na lamang ako sa pangalang Brandon, 46 anyos at may 3 anak. Kasalukuyang nakatira dito sa Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nagmula pa sa aming angkan ng manggagamot. Ayon sa aking na mayapang lolo, noong kabataan niya, taong 1932, madalas daw silang nakikipaglaban sa mga mababagsik na mangkukulam at mambabarang. Liban din daw doon ay nakikipaglaban sila sa iba't ibang uri ng aswang. Kaya naman nakipagsanib-puwersa sila sa mga antingero. Sa mga panahon daw na iyon, Sir Eric, ay mangilan-ngilan pa lang ang nakatirik na bahay dito sa Aklan. Tawagin niyo na lamang po ang aking lolo sa pangalang Benedicto. Si Lolo Benedicto ay kilala bilang pinakamagaling na manggagamot sa lugar namin noon. Madalas din siyang mapag-usapan dahil may mahiwaga siyang katangian o kakayahan na nakukuha sa kalikasan. At dahil nakipagsanib-puwersa ang pangkat ni Lolo sa mga antingero na siyang naging dahilan upang maragdagan ang kanyang kakayahan sa pakikidigba sa mga masasamang nilalang. Natuklasan niya rin at natutunan kung paano likhain ang sagradong langis. Sapagkat may nagbigay sa kanya na aklat ng lihim na karunungan. Ang aklat na ito ay pinagkatiwala sa kanya ng pinunong antingero. Ayon sa antingerong iyon, ay galing pa daw ang aklat sa isang mabuting babaylan. Nakapaloob din daw doon kung paano makikipag-ugnayan sa kalikasan na siyang makakatulong kay Lolo Benedicto sa kanyang panggagamot. Sa mga panahong iyon, Sir Eric, ay madalas na nakikipaglaban sa pamamagitan ng palitang orasyon ang aking lolo sa mga mangkukulam. Kumbaga, kahit hindi sila nakikita, ay nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng sagradong orasyon at itim na karunungan. Dahil kung hahayaan daw ni Lolo ang mga kasamaang iyon, malamang daw ay naghari na ang mga ito sa aming lugar. Dagdag pa niya, may mga pagkakataon na may nagbibigay sa kanya na pagkain na mismong kakilala pa niya. Ngunit natutuklasan ng aking lolo na ang mga pagkain ito ay galing sa mga aswang. Sapagkat may nakalaban daw siya noon na isang aswang na kaya ring mangkulam. Sa madaling salita, ay nagagawa ng aswang na iyon na kontrolin at utusan ang mga tao upang maghatid ng pagkain kay Lolo. Sapagkat ayon sa kanya, ay nais daw nilang gawing aswang ang aking lolo. Ngunit dahil nakalikha na siya nang sagradong langis noong mga oras na yon, ay agad niyang nalalaman kung nasa ilalim ng itim na mahika ang taong lumalapit sa kanya. Bago niya kasi tanggapin ang pagkain, ay nagpapahid siya ng langis sa kanyang palad at ito'y dinadampin niya sa noo ng taong may dala ng pagkain para sa kanya at agad itong nakakawala sa kapangyarihan ng masasamang nilalang tulad ng aswang na mangkukulam.
kinukuha niya ang mga dalang pagkain na yon. Tapos ay pinapatakan niya ito ng katas ng bunga ng kalamansi. Mabilis daw na nagbabago ang anyo ng mga ito. Matapos mapatakan, minsan nagiging mata ng tao. Ngunit kadalasan ay nagiging putol-putol na parte ng mga tao. Sa mga sandaling iyon, Sir Eric, habang nagkikwento ang aking lolo, ay labis akong kinikilabutan, lalo na nang ikwento niya ang pinakamalalang nangyari mismo sa kanilang tahanan. Ayon kay lolo, kung hindi siya nagkakamali, ay nasa edad 27 pa lang siya noon. Bigla daw siyang inatake ng tatlong aswang sa kalaliman ng gabi. Sadyang napakabagsik daw ng mga ito at halos magiba na raw ang kanilang bahay sa bawat kalampag na ginagawa ng mga aswang na iyon. Animoy nais nilang ubusin ang buong pamilya ni Lolo sa loob ng kanilang tahanan. Buti na lang daw ay may nakapaikot na proteksyon pangontra ang bahay nila ng mga sandaling iyon. Labis akong nangilabot sa sinabi ng aking Lolo Benedicto. Mga tugnatug ang tuhod ko sa sobrang takot sa kanyang kwento. Yung tipong habang nagsasalita ay pakiramdam ko ay naroon ako ng mga panahon na iyon. Ngunit hindi daw nagwagi na patayin ang pamilya ng aking lolo. Sapagkat sa edad na iyon ay biyasahan na siya sa pakikipaglaban sa mga ito. At dahil sa sagradong langis ay napas lang niya ang lahat ng mga nilalang na iyon. Sa bawat wisik daw niya ng sagradong langis ay nalalapnos ang mga balat ng mga aswang. Sabay hambalos at hampas ng buong lakas sa mga ito gamit ang buntot pagi. Kinaumagahan daw noon ay tinipo ni Lolo ang kanyang mga kasamahang mga antingero at kapwa manggagamot upang lupigin at ubusin ang lahi ng mga aswang at mangkukulam na namamalagi sa kasukalan ng malalaking punong kahoy. Pero bago sila umalis ay sabay-sabay silang nanalangin sa puong may kapal upang mapagtagumpayan nila ang pakikidigma laban sa kasamaan. At bago lumubog ang araw, agad na silang umalis. Malalim na ang gabi nang sila'y makabalik. Sa kabutihang palad ay walang namatay sa kanila. Puro galos at simpleng sugat lang ang kanilang natamo. At ayon pa kay Lolo, labis raw silang nahirapan sa pakikidigma, lalo na sa mga mambabarang. Kaya nitong utusan ang mga insekto na siyang umaatake kina Lolo. Kaya naman nahirapan silang sugpuin ang mga ito. At may nakatakas din pa daw na mga aswang, sapagkat ang iba sa mga ito ay may kakayang lumipad. Pagkatapos daw ng madugong labanan ay pansamantalang naging payapa ang kanilang munting baryo dito sa Aklan. Sapagkat pagkalipas lamang ng ilang araw ay naghasik ng lagim ang natitirang lahi ng mangkukulam na siyang may sala sa mga sakit ng mga ordinaryong tao sa kanilang lugar. Kaya naman agad kumilos ang aking lolo. Inilabas nito ang 5 garapon ng sagradong langis. Nagpatulong siya sa kapwa niya manggagamot dahil halos lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay may dinaramdam na kakaiba. Buti na lang daw at sadyang mas malakas ang kapangyarihan ng sagradong langis dahil agad na gumagaling ang taong nakulam sa simpleng pagpapainom nito sa kanila. Kaya naman,
upang hindi na makapaminsala ang mangkukulam, ay tinawag ni Lolo ang kaluluwa nito sa pamamagitan ng isang taong biniktima niya, at ito'y agad niyang kinitila ng buhay. Habag na habag daw ang matanda sa mga taong hindi niya nagawang gabutin, sapagkat ilan lamang silang manggagamot. Napakarami daw ng nabiktima ng mangkukulam noon, at hindi nagawang sabayan ito ni Lolo. Pagsasalarawan pa ng matanda sa mga nakulam ay napaluha ng dugo ang karamihan. May mga nabulag din daw dahil sa sobrang pagtirik ng mata, dahilan upang maputulan ito ng mga ugat. Laking pasalamat pa rin ang aking lolo dahil sa sagradong langis ay nagmut niya ang karamihan sa mga ito. Pagkatapos niyang mapatay ang mabagsik na mangkukulam, ay nanatili na ang kapayapaan sa kanilang baryo. At magpasa hanggang ngayon, Sir Eric, ay nagpapatuloy pa rin ang panggagamot ng aming angkan. Ako, dito sa Aklan, napagpad naman sa ibang lugar ang iba kong kapamilya, sapagkat doon sila nakapag-asawa. Ngunit hindi pa rin nila tinatalikuran ang kanilang tungkulin bilang manggagamot. Naranasan ko na din ang makipagsagupaan sa mabagsik na mangkukulam at masasamang mambabarang. Hawak ko rin ngayon ang aklat ng karunungan. Ibinilin daw ito ng aking lolo sa aking ama, na sa akin ito ipamana. Sa kabutihang palad ay wala pa naman akong nakakasagupang aswang dito sa aming lugar. Ngunit kung sakaling dumating ang panahon na iyon, ay lagi naman akong nakahanda sa kahit anong uri ng aswang, dahil kumpleto ako ng kagamitan panlaban sa kanila. Nakagawa rin ako ng sagradong langis na siyang pangunahing ginagamit ko sa mga panggagamot. Lagi rin akong nagdadala ng kalamansi, dahil naniniwala ako na may mga aswang na talagang gustong manghawa sa panahon natin. Sa mga taong nakulam dyan na napagaling ng isang manggagamot, malay nyo, kabilang sila sa angkan naming mga manggagamot. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Eric. Maraming salamat po. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Para. Kasama ko ang dalawang pinsan na si Ria at Annie nang mangyari ang naging karanasan namin sa aswang. Kaarawan po iyon ng pinakamalapit kong pinsan na si Annie. Dahil nga special ang araw na iyon, ay niyaya kami ni Ria na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Kasama rin namin ang iba pa. Naisipan kasi nila na doon tumambay sa araw ng kaarawan nito. Hindi na kasi nag-abalang naghanda ang mga magulang ni Annie, dahil may mga trabaho ang mga ito. Kung kaya pinayagan nilang gumala si Annie. Isinama naman kami nito dahil ayon sa kanya, bukod sa maganda ang lugar ng kaibigan nito, dahil sa ito ay bukirin, ay napakatahimik pa at presko ang ihip ng hangin. Nainganyo kami dahil sa sinabi niyang iyon, kaya sumama kami sa kanya. Napagpasya namin noon na alas 10 kami aalis patungo sa bahay ng kanyang kaibigan, at uuwi kami ng alas 4 din ng hapon. Pinayagan naman kami ng aming mga magulang dahil nga sa dahilang kaarawan naman iyon ni Annie. Nagbabantay na kami ng masasakyan naming jeep nang maisipan namin na bumili ng kalamansi juice na nabibili lamang sa may kanto na aming dinaanan. Yung tinitimplang kalamansi
na inilalagay lamang sa plastic bottle at ibinibinta sa halagang 25 ang isang bote. Paborito ko po kasing inumin iyon. Dahil hindi ako nakadala ng baong tubig, ay iyon na lang ang binili ko. Gayon din ang mga pinsan ko. Matapos naming makabili ay agad din naman kaming bumalik sa aming pwesto kung saan kami ay nagbabantay ng masasakyan. Sa pagkakatansya ko, ay humigit kumulang 5 minuto lang na kami ay naghihintay, ay nakasakay na rin. Galak na galak pa kaming 3. Dahil sa wakas, ay muli kaming magkakasama para sa pamamasyal. Mag-i-enjoy muna tayo sa ngayon. Masayang wika ni Ani, na agad naman naming tinanguan ni Ria. Habang nasa biyahe kami, ay nagkikwentuhan kami at nagtatawanan. Sinisigurado naman namin na hindi kami nakakabulabog ng iba pang pasahero dahil sa lakas ng aming tawa. Hanggang sa makababa kami ng jeep at muling sumakay ng tricycle patungo sa bahay ng kaibigan ni Ani. May 10 minuto pang biyahe pa kasi para marating ang bahay ng kaibigan ni Ani. Patuloy pa rin ang aming pagkikwentuhan at natigil lamang nang magsalita ang driver ng tricycle na aming sinasakyan. "Mga ining, mag-ingat kayo sa pupuntahan ninyong lugar." Napatigil kami sa pagtawa at napalingon sa driver. Tinanong namin siya kung ano ang ibig sabihin sa winika niya. "Alam niyo na yon. Yun ay tungkol sa mga kwentong..." Hindi na natuloy pa ang driver sa kanyang sasabihin dahil nakarating na kami sa lugar ng kaibigan ni Ani. Nagbayad na kami sa driver at wala na rin naman itong sinabi dahil umalis din ito kagad. Bago ako maglakad at sumunod kay Ani, nilingon ko ang driver at nahuli ko pa itong nakalingon pa sa amin. Dali-dali akong tumakbo patungo sa aking mga pinsan at nang ilibot ko ang aking mga mata sa kabuuan ng lugar, nakalimutan ko ang sinabi ng driver. Tama nga si Ani. Maganda ang bukiri ng kanyang kaibigan. Nakasunod lamang kami sa kanya kung saan man siya dadaan at ilang minuto lang naman ang aming nilakad hanggang sa marating namin ang bahay ng kanyang kaibigan. Pagkarating namin ay naroon na rin ang iba nilang mga kaibigan. Pumasok kami sa bahay at agad nilang binati si Ani. Nagsasaya si na Ani kasama ang mga kaibigan nito at kami naman ni Ria ay lumabas ng bahay. Naisipan kasi naming magpahangin at libutin ang aming mga mata sa bukirin. May mga kabahayan na rin naman, ngunit mga ilang metro ang layo sa isa't isa. Hindi na kami nagpaalam pa kina Ani na maglilibot na muna kami ni Ria sa bukirin at mang-aalis na kami nang may magsalita sa likuran namin ni Ria. "Kung maglilibot kayo rito, huwag masyadong malayo at baka kung may mangyaring masama sa inyo." Seryosong wika ng kaibigan ni Ani na siyang may-ari ng bahay na aming pinuntahan. Napatango na lamang kami at iniwan na ito. Habang naglalakad kami ni Ria ay hindi namin namamalayan na medyo nakakalayo na kami sa bahay kung saan naroon si Ani. Nawili kami sa paglilibot kung kaya napadpad kami sa isang kubo. Babalik na sana kami at lilisanin ang lugar na iyon nang may isang matanda kaming nakasalubong sa paglingon namin ni Ria. Mahaba ang maputi nitong buhok at napakaitim ng balat nito. Malalim rin ang mga mata nito na tila hindi sapat ang tulog tuwing gabi. Inanyayahan kami nitong pumunta sa kubo at hindi naman kami nakatanggi ni Ria.
sumunod kami sa matanda hanggang sa marating namin ang kubo niya. Pinaupo kami nito sa mesang nasa labas ng kanyang kubo at inalo kami nito ng maiinom. Ngunit tumangi kami. Sinabi namin na may dala kaming inumin sa aming mga bag. Maya-maya pa ay nagtanong ito kung nais naming kumain. Hindi pa man kami nakakasagot sa tanong, ay kumuha agad ito ng kanin at ulam sa loob ng kanyang kubo. Wala na kaming nagawa pa ni Rhea kung hindi ayaan ito. Nang makabalik siya sa amin, ay nilapag niya ang kanin at ulam. Kahit busog ako ng mga oras na yon, ay bigla akong natakam nang makita ang ulam na kare-kare ng matanda. Hindi na namin napigilan ni Rhea ang aming sarili dahil sa mukhang masarap ang luto ng matanda. Kumuha ako ng aking kanin. Si Rhea naman ay kinuha sa bag nito ang isang bote ng kalamansi na binili namin. Binuksan niya ito at ipinwesto malapit sa ulam. Abala ako noon sa pagkuha ng kare-kare nang hindi sinasadyang masagi ni Rhea ang bote ng kalamansi dahil sa pagsara niya sa kanyang bag. Natapon ang laman nito sa mangkok na nilalagyan ng ulam ng matanda. Dali-daling pinunasan ni Rhea ang natapong kalamansi habang wala pa ang matanda. Ilang sandali pa ay nakaamoy kami ng masangsang na amoy. Napatakip kami ng aming ilong. Napadako ang tingin ko sa umuusok na mangkok na nabitawang kong kutsara. Hawak ko dahil sa aking nakita. Ang kare-kare na inaakala namin ay masarap ay nagbago ang anyo. May dalawang paris na mga matang naroroon at may halong maitim at mahabang mga buhok. Dali-dali kaming napatayo ni Rhea at hindi na namin hinihintay pa ang matanda ng mga oras na yun ay nasa loob ng kanyang kubo. Nanginginig ang mga kalamnam namin ni Rhea dahil sa nangyari. Takbo kami ng takbo at hindi na namin nagawang lumingon pa sa bahay ng matanda. Napakabilis ng tibok ng puso ko ng mga panahong iyon. Natatakot na rin ako na baka masundan kami ng matanda at kung anong mangyari sa amin. Magkahawak ang mga kamay namin ni Rhea habang tumatakbo. Mga ilang saglit pa ay may natatanaw kaming mga taong papalapit sa amin. Nang napagtanto namin na sina Ani iyon, ay mas binilisan pa namin ang pagtakbo na Rhea. Marahil nagtataka ang mga ito dahil sa aming pagkakatakbo ay nagsisisigaw na kami na umuwi na lang sila. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito na sundin ang sinabi namin na umuwi. Dahil na rin sa nakikita nilang takot sa mga mukha namin at sa naging reaksyon ng kaibigan ni Ani. Nang marating namin ang bahay ng kaibigan ni Ani, ay napatanong pa ang mga ito kung ano ang nangyari sa amin. Nang mahimasmasan kami sa aming kabang nararamdaman, ay kinuwento namin ang lahat sa kanila. Nagulat naman ang mga ito dahil sa kanilang nalaman. Sinabi ko, huwag kayong magpakalayo-layo. Baka kung anong mangyari sa inyo, mabuti na lamang at nakaalis pa kayo sa kubo ng matandang iyon. Dito sa amin, maraming tao ang nagsasabi na aswang ang matandang iyon at dahil sa nangyari at nasaksihan ninyo, wala nang ang pagdududa o mga haka-haka tungkol sa matanda. Hindi namin alam kung saan ito nagmula. Mabuti na lamang at may dala pala kayong kalamansi. Nalayo kayo nito sa matandang iyon na isa pala talagang aswang.
mahabang wika ng kaibigan ni Annie. At dahil doon, ay nagpasya kaming magsiuwian na. Nang makarating kami sa aming mga bahay, ay naging tikom ang aming mga bibig tungkol sa nangyari sa amin. Ayaw naming mag-alala ang aming mga magulang dahil sa nangyari sa amin. Namuntik na maging biktima ng aswang.